Magandang araw mga kabaro, welcome sa All Maritime Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para sa susunod pa naming mga videos. Bago tayo magsimula, gusto naming pasalamatan ang aming mga subscribers and followers dito sa All Maritime. Gusto naming malaman ninyo na ang inyong pag-subscribe ay nakaka-inspire sa amin para gumawa ng mga bago pang videos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 sa pinaka-common problem pagdating sa mga theoretical exam applications. Problem number 1. Transcript of Record o TOR. Ang kadalasang nagiging problema dito ay ang maling remarks sa purpose of issue, at kung ang Maritime School ay hindi recognized ng Commission on Higher Education o CHED. Dapat ang nakalagay sa purpose of issue ay graduate. Para naman malaman kung recognized ng CHED ang mga Maritime School, pwedeng hanapin ito sa CHED website. Sa ched.gov.ph. Sa halimbawang ito ng TOR, makikita na graduated na ang estudyante sa BS in Marine Engineering, at ang purpose of issue ng TOR na ito, ay graduate, dahil nakapagtapos na nga ang estudyante. Problem number 2. Medical Certificate. Ang kadalasan namang problema sa medical certificate ay wrong format o di kaya ay hindi accredited ng DOH ang medical center or clinic. Dapat ang medical certificate ay PME format, gaya ng ginagamit natin sa barko. Actually, kung valid pa ang medical certificate mo sa barko pagbaba, pwede pa itong gamitin. Importante din na ang statement na sumusunod ay makikita sa medical certificate. Medical Certificate for Service at Sea. Approved by the Department of Health DOH and the Maritime Industry Authority, Marina, of the Republic of the Philippines. Issued in compliance with STCW Convention, 1978 as amended, Section A-I/9 Paragraph 7, and the Maritime Labor Convention, 2006. Sa halimbawang ito ng medical certificate, makikita sa bandang itaas ang statement na hinahanap ng Marina, at sa baba naman ang validity ng certificate. Problem number 3. Certificate of Sea Service. Dito naman, madalas na problema ay hindi lang complete ang laman ng certificate o di kaya ay nahihirapan silang mag-verify dahil matagal mag-reply ang kumpanya o di kaya ay sarado na ang kumpanya. Dapat sa certificate, nakalagay ang pangalan ng kumpanya, address, at contact information. Nakalagay din ang pangalan mo, ang pangalan ng barko, at detalye ng iyong serbisyo. Nakalagay din ang purpose na para sa marina applications. Iyong iba kasi nakalagay para sa ibang purposes. At lastly, dapat naka-indicate kung sino ang issuer, at may stamp. Sa halimbawang ito ng CS, makikita sa letterhead ang company name, address, and contact number. Naka-address sa marina ang mismong CS. Makikita rin dito ang pangalan ng seafarer na nag-request ng CS. Then, nakalista na dito lahat ng service record ng seafarer. Nakalista ang name of vessel, trade area, type of vessel, gross tonnage, main propulsion kilowatt, service record, rank on board, at yung total months of service. Tapos dito, nakalagay talaga na for marina purposes only. Then, may stamp at signature ng crew ang leader o kung sino man ang authorized ng kumpanya na magbigay ng CS. Problem number 4. Uploaded SIRB copy. Maaring kulang ang na-upload o di kaya ay mali ang pagkasunod-sunod. Dapat huwag kalimutan i-upload ang SIRB first page, tapos ang mga SIRB entry, lalong-lalo na ang mga may stamp ng DOL POAE. Para masunod ang sequence ng Certificate of Sea Service, unahin i-upload ang entry na tugma sa huli sa listahan hanggang sa pinakauna. Pagkatapos, ang SIRB first page na. Para kapag tinignan, SIRB first page ang unang lalabas, tapos sunod-sunod na. Sa halimbawang ito,
makikita ang SIRB first page at SIRB entry na may POAE stamp. Problem number 5. Mismo account. Ang madalas na problema dito ay ang pagkakaroon ng dalawang mismo account. Ang dapat gawin, mag-request sa Marina na i-merge ang dalawang account. Mag-submit ng kopya ng SIRB first page, selfie hawak ang SIRB, at notarized affidavit of discrepancy. Pwede rin namang pumunta sa mismong Marina office for assistance. Sa halimbawang ito, makikita ang mga requirements sa pag-merge ng mismo account. Maraming salamat sa panunood. Kung sa tingin mo, makakatulong ang video na ito sa iba pa nating mga kabaro, please like and share this video, and subscribe to our channel. Don't forget to click the notification bell para sa mga susunod pa naming mga videos. Follow us also on our Facebook page at All Maritime. Thank you.